Hello po, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga subscribers ko. Daming salamat po sa inyo. Ngayon, magbigay ako ng mga babala sa mga OFW, lalong-lalo na dito sa Kuwait. Kasi may kakilala ako na may mga ganitong pangyayari. Importanteng message po ito sa mga kapwa kong OFW. Huwag niyong ipapa-joint account ang mga anak ninyo dahil matutulad kayo sa kakilala ko na pinapa-joint account niya ang anak niyang dalaga sa pinatagong mga alahas at pira. Titulo sa bangko after bumalik siya dito sa Kuwait. Withdraw ng anak niya ang lahat at sinabi doon na patay na ang ina niya, pero kasabwat daw ang kuya niya, manager ng bangko. E-times niya silang pinatawag at e-times din pa rin niloko ng anak niyang dalaga. Before mag-abroad siya, may magandang work ang asawa sa government, pero napupunta lang sa babae, alak sugal ang pera ng lalaki at dinadala pa ang kabit sa bahay nila. Ginawa pa siyang hampas lupa ng bihinan niyang babae. 4 years ago, naghiwalay sila ng mag-asawa. At siya na ang tumatayong ama at inahanggang nakakapag-abroad. At pinag-aral ang mga anak at napag-abroad na rin. At nasa magandang pamumuhay na at may business pa. Pinabayaan na nila ang ina nila, ni wala silang pakialam sa kanya. Mula noon, nawala ng gana sa buhay ang kakilala ko. So, sana sa lahat pong mga OFW, dapat ingat-ingatan din yung mga pera natin. Siyempre, tagal nating pinaghirapan yun, kaya protect your assets. Hindi talaga basta-basta magtiwala kahit mga anak pa, mga kamag-anak, at kadugo. Kasi mahirap talaga hanapin yung pera sa abroad. Kaya yun, ang dapat nyong gawin. At sana may natutunan kayo sa kwento ng aking kakilala dito po sa Kuwait siya. Salamat po at salamat sa panunood. Thank you. God bless to all.